ibang uri ng karamdaman. Halin at pakinggan mga impormasyong pangkalusugan sa Health Watch. Magandang ng lahat, mga kaibigan. Welcome once again sa ating program Health Watch. At muli kasama po niyo yung lingkod Margie at makakapili niyo sa loob ng may isang oras para magkaloob ng health information. Sa tulong po yan ng ating siyempre mga health authorities na kasama dito sa ating programa every week. Ano? At doon sa laging sumusubaybay sa atin, alam niyo naman po na ang kasama natin every first sa Sunday of the month ay walang iba kundi si Dr. Alan Jimultong, ang ating pong optometrist. Doc, magandang araw po sa inyo. Hello po, magandang araw po, Ate Marge. Magandang araw po sa lahat ng nanonood, ng nakikinig at mga sumusubaybay sa ating programa. Yes, I'm glad na magkapiling tayo muli bagamat magkalayo. Ano po. Pero magkasama na maghahatid ng impormasyon pangkalusugan sa ating mga taga-subaybay. Well, sa ating pong mga tagapakinig sa Metro Manila, binabati natin kayo ng magandang araw po na napapakinggan sa DZEC-1062. At sa Lucena, tayo po ay napapakinggan sa DZEL 1260 po yan, sa Dagupan 1080 BWIN, sa Naga City DZLW 711, UAFX sa Cebu naman 1305, at sa Tagum City Davao DXAD 1224. Ayan. At gaya nga nabagay siya doon kanina, meron tayong mga nanonood sa FB. So, happy watching sa kanila. Happy watching. Yes, sa Facebook page ng Radyo Aguila at maging sa YouTube channel po ng Radyo Aguila. Pwede po ninyong balikan ang ating mga programa dito sa ating Facebook page at Radyo Aguila. Nang sa ganun, manamnam niyong maigi ano, at sa mga nakamiss ay mabalik-balikan po ninyo ang ating pinag-uusapan dito na siya po siyempre nagdadala, naghahatid sa inyo ng informasyon pangkalusugan. Well, itong mga nagdaang araw do, actually last month, ano, nag-usap tayo, ay napakarami pong mga problemong pangkalusugan na, ayun nga, pati tayo tinamahan. At mabuti na lang patapos na yung itong ating ubo. Ubo't sipon, talagang all in the family, walang nakaligtas. Mabuti na lang at hindi siya COVID. Madali lang naman kung siyempre tama yung paraan at alam nga natin kung anong gagawin. Kumusta sa ating mga eksperto. So Doc, syempre, kayo po ay optometrist. Kumusta naman kayo? Di ba kayo nakaraan? Palipaligid na sakit. Ay, nako talaga. Hindi naman porket optometrist, ano na tayo. Hindi tayo tatablan ng mga kung ano-ano. Di po ba? Syempre, yung boses ko medyo hindi rin maganda eh. Kasi pabago-bagong panahon. Ano po? Grabe, walang tigil ang ulan. Sarap patulog. Perfect. Yun ang maganda, di ba? Pagka ganyan umuulan, samantalahin natin, sarap matulog. Kaya lang, iba nating mga kababayan, hindi makatulog kasi napipinsala yung kanilang kinalalagyan. Diba? Kanilang lugar, yan, binabaha. Iba naman talagang nasisira na yung mga kabahayan nila. Well, syempre, tayo naman ay dumadalang, humingi ng tulong na maging maayos ang lahat. Doon sa iba kasi, Dok, sa ibang lugar, mga konti-konti lang yung ulan, di ba? Sarap matulog. Opo. Samantalahin natin kasi pagka mainit ay matulog, di ba? Opo, na-imagine ko nga eh. Yung, opo. Pagka yung iba nga, ano? Opo, yung iba nga, nandun sa mga talagang binaba, sobrang ano, hindi ka makakatulog talaga eh. Di po ba? Napipinsala yung mga kagamitan, pati yung mga kabuhayan po ng iba. Pero well, ingat na lang po sa mga nandun sa mga lugar na mapanganib. Huwag kayong mag-alala, huhupa din yan. At yun nga po, sabi, lagi tayong handa dapat. Kasi ito naman nangyayari every year, di ba? Alam natin yung panahon na dumadaan ng bagyo, so dapat handa na tayo. Kaya lang meron nga, Doc, minsan na hindi mo in-expect sobrang lakas, di ba? Na dati naman, binabagyo sila, okay lang, nakakaagapit, pero may time na dumarating ang bagyo na sobrang lakas at hindi inaasahan ng ating mga kababayan. So, ipag-pray na lang po natin yan. Ito nga sabi nga ni Doc, matatapos din yan. Itigil yan pagkatapos ng unos, siyempre, ay balik na naman tayo at maghihintay ng biyaya, di ba? Opo. Well, ngayon po, ay pag-uusapan natin, siyempre, sa mata. Dahil sa optometrist. So, yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin na, siyempre, ahanghad, matulungan yung kanilang panlalabo ng paningin, ano, yung vision nila, kapag nahihirapan sila, tumutungo sila sa optometrist para mas malaman kung anong dapat nang gawin. Iba interesado magkaroon ng salamin, pero mga katanungan sila, di ba, Doc? At
ito po ang sinasagot ni Doc Alan dito po sa ating programa at bilang isang optometrist. Well, ngayon, Doc, ang ating itong pag-uusapan, syempre, mata, di ba? At ang ating paningin, di ba yung paningin? Kasi meron pa rin nalilito, di ba? Lagi natin sinaalala. Iba't yung optometrist sa ophthalmologist. Tapo. Yan. At bilang paalala ulit, Doc, sa kanila, doon sa ating mga late tuners, ano yung pagkakaiba ng optometrist at saka ng ophthalmologist? Po, yung mga optometrist po, kami po ay vision specialist. Kapag may kinalaman po sa inyong paningin, sa amin po yon. Pwede rin mga naduduling, nababanlag, ganyan, mga panlalabo po ng paningin. Pero kapag ang usapan ay surgical, mga may sugat, may namamaga, kailangan ng surgery, mga infection, yun naman po ay sa ophthalmologist. Yan. So alam na nila, no? So, unang pupunta pagka nalalabo yung mata, ay sa optometrist. Optometrist, apo. Di ba, Doc? At may mga problema man yan, kasi sabi nga natin, dito sa ating programa, pinapaalam natin sa pamagitan din po ninyo ng mga health authorities kung saan sila dapat pumunta kapag sa hindi sa inyo. Di ba? Apo. So, check ng optometrist, kailangan ba na salamin or kailangan ba meron na siyang matinding karamdaman pala sa mata na nakita ng optometrist sa kanilang i-refer sa? Apo. Apo. Simpleng mga problema sa paningin na sabi nga ninyo, Doc, sa panahon natin ngayon, ay lahat nalulunasan na, di ba? Halos lahat po talaga nalulunasan na eh, opo. Dati, nung mga bata-bata pa ako, nalihinig natin yung mga duling, di ba? Yung mga cross-eyed, mga banlag, parang wala nang pag-asa. Pero ngayon, at the advent of technology, ay talaga naman kung lahat ay may solusyon na. Diba? Halos lahat po talaga nasusolusyonan na eh, opo. Yes. Kaya dapat nang talaga ngayon magkaroon tayo ng kaalaman. Diba, Doc? Kasi opo. Yun ang importante. Kung hindi mo alam, paano masasolusyonan, di ba? Opo. Hindi ka nandun sa bahay mo, kala mo yung sakit mo o yung nararamdaman mo walang solusyon. Eh kung maghahanap ka, nakahaginap ka ng impormasyon, malalaman mo, ay, meron pa. Di ba? Kailangan lang po magtanong sa tamang tao. Opo. Correct. Kung magtatanong dun sa kapitbahay, no po? Kasi si kapitbahay hindi naman nag-aral ng tungkol siguro doon sa problema ninyo. Kung ang problema ninyo ay tungkol sa mata, magtatanong po kayo sa espesyalista sa mata. Kapag problema tungkol sa puso, iba naman po yun. Pero syempre, Doc, nag-uusap-usap, di ba, sa bahay, sa kaibigan, yung mga kamag-anak. Meron silang mga dire-refer, meron silang sinasuggest. Okay lang tumanggap ng mga suggestions, di ba? Information from relatives or family niya. Pero, syempre, kinukonfirm natin yan. Diba? At alam naman natin kung sino may authority sa pagpapagaling ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Diba? Yung mga nag-aral ng medisina, may nagtakos, diba? Talagang meron sila, o sinasabi natin sila nga, sabi natin sila nga yung authority na nakakasama natin ngayon. Patama nga dito. Doc Alan, sila po yung ating pupuntahan. Hindi naman masamang mag-gather ng information. Kailangan natin yan. Pero kailangan din ang confirmation, validation, kung yung sinasabi nila, tama. Diba? Diba, Doc, may mga information sa internet. Kukunin mo yun. Pero ang tanong, validated ba? May nakalagay ba na sino bang doktor na nagpayo nun? Diba? May mga ganun eh. Iba ko lang. Galing lang sa ganito. So, check natin. Pero merong iba galing sa kay Doc ganito, kay Doc ganun. At mababalitate mo na yung information mismo sa internet kung sino ba itong doktor na to. Baka si Dr. Ewan naman pala to, di ba? So, ganun po yung ating gagawin pagsisiyasat dun sa information na nakukuha natin para makatulong sa pagpapagaling ng ating kalusugan, pagpapaayos ng ating ito. Pero Doc, today, ating topic maganda kasi ating mata, di ba? At yun po ating sabihin na nating everyday activities natin. Very much affected po kapag tayo ay may problema sa mata, di ba? Actually, may problema sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Kapag ka hindi gumagana yan, talagang mamamblema ka, ma-stress ka, affected po ang ating daily activities. So kapag ang ating paningin, di ba, sa mga panahon na nagdaan, ay pinag-usapan natin na ano-ano ba yung mga sanhi ng paningin mo ay may problema, blurry vision ka, di ba? Iba nag-doble-doble. Iba naman talagang super labo, yung mga ganon. Affected po yung ating daily activities. Ano-ano, Doc, yung mga sinasabi sa inyo ng pasyente kapag may problema sila sa vision?
Alam mo, Ate Marge, ang ganda talaga ng topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay the daily struggles of a person with blurred vision. Ibig sabihin, ano ba yung nararanasan ng mga tao na malabo yung paningin? Diba? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Siyempre, mag-uumpisa po tayo doon sa pagkagising. Pagkagising po ng tao, malabo yung kanyang paningin. Siyempre, gusto niyang makita kung anong oras na tumutunog yung alarm niya. Siyempre, hahanapin, nasaan na ba yung alarm ko? Pag malabo ang paningin, baka mahirap pa siyang maghanap ng kanyang alarm. Tunog ng tunog, grabe. Nagising na yung kanyang katabi, yung kanyang kapitbahay, no? Hindi niya pa napapatay yung kanyang alarm, di ba? Tapos titignan niya yung oras, paano kapag malabo yung paningin? Akala niya, opo, akala niya maaga pa yung balat ang hali na. Di ba? Malilate na pala siya sa school. So, napakahirap talaga. Sa pagbangon pa lang sa umaga, di ba, kung malabo ang paningin mo, mahihirapan ka na. Kapag magpe-prepare naman tayo, siyempre, kapapasok tayo sa trabaho, di po ba? So, nandiyan yung, siyempre, magpapaganda, lalo ng mga kababaihan. Paano ka magpapaganda kung hindi mo makita ng maayos yung sarili mo? Na-imagine mo ba yun, Ate Marge? Di ba? Yes. Napakahirap nito para sa mga sobrang malabo ang paningin. Yung iba po, sa mga nagko-contact lens, okay, ang advice namin sa mga nagko-contact lens, magsuot po muna kayo ng contact lens bago kayo mag-makeup. Alam niyo po kung bakit. Kasi, kapag nag-makeup ka, tapos hindi mo makita yung sarili mo, paano ka mag-makeup? Baka mamaya hindi pala pantay. Lalo na ang mga babae, ang pagkikilay. Di ba? Ang pagkikilay, kailangan pantay. Kilay is life. Opo, kilay is life. Paano kunyari, tabingi yung isa? Pangyari, hindi naman pala makita, di ba? Ang hirap naman nun. Tapos, hindi mo mahanap kung nasa yung mga gamit mo. Di ba ba? Mahihirapan ka, matatagalan ka mag-prepare. Tapos, siyempre, kakain tayo sa muna. Opo, contact lens muna. Okay, bakit contact lens muna? Di ba? Siyempre, kailangan yon para makita mo yung ginagawa mo. Tapos, dapat nakalagay niyo yung contact lens bago ka humawak ng mga kung ano-anong ginagamit sa mukha, yung mga chemicals, di po ba? Kasi pag nahawakan mo na yun, tapos nakakahawak ng contact lens, baka naman makontaminate yung contact lens. Yun po. Tandaan ninyo, sa mga malabo ang mata, kung nagko-contact lens kayo, contact lens muna. Okay, bago yung... So, advisable ba? Advisable ba na every morning, pag gising mo, medyo malabo nga yung paningin mo, di ba? At iba, gumagamit ng ano sila, may contact lens na sila, meron sa silang salamin, kung ano yung isa. Una, misang kasi yung salamin, ay yung contact lens, ginagamit lang yung silabas. So, advisable ba na pag gising mo sa umaga, nakita mo na yung time, no? Magamitin mo na yung contact lens mo, parang ready ka na for the whole day. Opo, kasi kailangan mo makita yung mga ginagawa mo eh. Pero kung meron kang salamin, pwede naman na salamin din muna. Yung iba, mamaya na ako magko-contact lens, kagigising ko lang, ganyan. Depende kung saan po komportable yung tao. Pero ang importante, syempre, makita nila ng malinaw yung kailangan nilang gawin. Okay, kapag contact lens, make sure na maghugas muna ng kamay. Baka mamaya pagkabangon mo, hawak agad sa contact lens. Siyempre, yung kamay mo kung saan pa yan humawak, di ba? Doon sa gabi. Habang natutulog ka, hindi mo alam kung saan napunta yung kamay mo. Baka kinamot mo sa ulo mo, ganun. Oh. Siyempre, may dumi din po yun. Tandaan ninyo, contact lens muna bago yung makeup. Okay, pagkagising sa umaga, hugas muna ng mukha, ng kamay, ganyan, bago humawak ng contact lens. Okay, so nakagising na tayo. Tapos magpe-prepare na po tayo sa ating work. Di ba? Kapag malabo yung mata, medyo mahirap kasi mag-prepare. Lalo na kung hindi mo makita yung magluluto ka, di po ba? Hahawak ka ng matalim. No? Tapos, siyempre delikado. Kapag hindi malino yung paningin mo, baka mamaya madisgrasya ka doon sa hinahawakan mong matalim. O kaya meron ka mga kukunin na ingredients para doon sa niluluto mo. So, dapat meron po kayong salamin para makita ninyo ng maayos. Tapos, ito na sabi. Opo. Ang sabi, yung mga malabo ang mata, nako-conscious daw sila sa kanilang appearance. Okay, bakit sila nako-conscious? Siguro, may kinalaman to sa una nating nabanggit. Kasi hindi sila makapag-ayos ng kanilang sarili, ng katulad ng magandang maayos. Kasi nga, hindi nila sigurado kung pantay yung kilay nila, ganyan, yung makeup nila. Correct. So, yun. Ang sunod naman po, pag nag-travel na, okay, Ate Marge, may mga pasyente ako, ang problema nila,
eh nalalagpasan na sila ng jeep bago pa nila mapara. Ayan, Doc. Yung tungkol dyan sa pagka-travel, importante rin yan, syempre, di ba? Pero, yan po pag-uusapan natin pagbabalik natin ng ating programa. Sa pagka-tayo po ay magbe-break muna, papakilala na ating himpilan. Kaya huwag po kayo nga alis, magbabalik po ang Health Watch. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Kaibigan, magpapaalala kami sa iyo ngayong panahon ng pandemya. Count your blessings. Maging mapagpasalamat dahil sa tuwing umaga ay nagigising ka pa. Maging masaya kahit sa maliit na bagay. Don't ever give up. May kani-kanyang hamon tayong dapat na pagdaanan. Lilipas din ito. Ikaw at ako, magkasama tayong haharap sa bagong umaga. Paalaala mula sa inyong mga kaibigan sa Radyo Agila. Ayan, at nagbabalik po ang Health Watch. Kasama niyo po yun si Margie at ang ating pong butihing doktor. Siyempre, si Dr. Alan, ito ang ating pong optometrist na kasama sa inyo, kasama ngayon, nagbibigay sa inyo ng informasyon pagkalusugan. Siyempre, ang ating pong topic ay tungkol sa ating katasin. Siya po ay isang optometrist. Pinag-uusapan natin yung po bang mga struggles o yung mga bagay na talagang sinakaharap natin na kung saan nahihirapan tayo, di ba? Nakikipagburu tayo doon sa mga kondisyon ng ating mata na nagiging dahilan para maging poor yung ating pagkilos, di ba? Yung paggalaw, yung pagharap natin sa ating daily activities. So doon sa mga late tuners, pinag-usapan natin sa unang bahagi po ng ating programa itong mga kinakaharap natin paggising pa lang sa umaga. Di ba, Doc? Opo. Ayan. So, balikan po ninyo itong ating programa kung na-miss ninyo. At dito tayo pupunta ngayon kasi nagising na siya at nakapaghanda na kung babae, nakapag-makeup, yung lalaki, nag-pag-groom-groom na siya, di ba? Grooming, yun. Grooming, nag-grooming siya. At yun naman po, pagkatapos nito, kumain na, di ba? Nakakain na siya, okay na. Pero ito naman ngayon, pag inyong mata ay malabo, eh magsa-travel ka. At sabi nga ninyo kanina bago tayo mag-break, ay nalalagpasan nung kanyang sasakyan. Totoo yan, Doc, marami tayong nakikita. Pumapara sila pag paalis na yung sasakyan. Yan po. Diba? Yung iba na, na-miss nila, hindi nakita. Opo. Buti na lang may mga barker ngayon eh, sumisigaw na, di ba? Naririnig na kung saan yung ruta. Ayun, kung wala yung barker, paano na itong mga malabo pong paningin? Di ba ba? Kaya itong mga barker, importante din sila eh. At saka, Doc, yung ano, yung mga driver, ano pa yan eh, may sasabihin pa yan kapag ano eh, pagka parang nahuli na yung pagpara nila, di ba? Hindi ako nakapara eh, yung paglagpapara uli, pagka paalis na siya, di ba? Pag-ilita pa yung mga driver. So yun pala, hindi nila alam, meron palang problema sa vision yung kanilang mga pasahero. Diba? Opo. Diba? Ang hirap-hirap kaya nun. Kasi ang dahilan kaya nadedelay sila, kapag malayo-layo yung signage, diba? May sign yung mga jeep natin or mga bus, hindi nila makita. Kailangan pang lumapit ng lumapit. E paano kapag maliliit yung signs? E di lalo nang hindi mabasa ng mga malalabo nating mata na kababayan. Ano po? O. So, ito yan, Doc. Ito yung malaki. Malaki nilalagay nila na. Pero iba yun nga, maliit lang. Siguro, naiwanan din yung kanilang mga signage. Ano? So, ang ginagawa, nag-improvise na lang sila sinsulat. Eh, hindi nakakita. Minsan nga, pentel lang, di ba? Opo, minsan gano'n. Yun. Eh kung bus, di ba? Ang layo-layo kadalasan. Kasi pagka bus, malayo pa lang, dapat kita mo na. Kasi yung mga parahan nila, hindi pwedeng kagaya ng jeep na basta-basta pa para, di ba? Malayo pa lang, dinatan siya na rin ng mga bus driver, yung bus stop na talagang hihimpilan nila. Eh yung iba naman, pagka nandiyan na yung
ano, yung bus, nakatitig pang ganun, di ba? Yung pagsumakay. Magpaalis na, saka sasakay. Kaya nagagalit yung conductor, nagagalit, hindi natin alam. If meron palang problema yung ating pabayan. Eh, paano naman pag nakasakay na? Di ba? Ginado ka pag nakasakay. Pagbaba naman. Hindi niya malaman, dito na ba ako bababa? Ganyan. Correct. May time, ano pa lalo ko yung bababa ang lugar, ano, pag hindi tumigaw yung, ano, yung conductor. Kasi yung conductor, minsan busy yan, ako, tumitika din yan sa driver. Diba? Minsan, yung lugar na pupuntahan mo, lalo na kung naghahanap ka ng, ano, ng lugar, di ba? Pare-pareho, ano, di ba lahat, lahat yung bahay, halos pare-pareho, yung ulang building, di ba? Yung mga ganun ba, eh, ang pababaan mo, kasi bahay lang, ganun, ganun din. So, nahihirapan kang mag-distingue, ito na ba yung bababaan ko, di ba? Opo. Kung talaga ka ganun, halos pareho, na oh, akasya. Nasa kabilang doon, sa kabilang banda doon, meron din pala punong akasya. So, hindi mo alam kung alin doon. Bindalas, pinapakisuyo na lang sa conductor o sa driver, manong pakisabi, pag ganito lugar na, bababa na ako, di ba? E pa, paano pag nakalimutan nila? Nangyayari yung, po yan. Nag-aaway yung pasahir. Di ba? Oo, nakasaksi tayo ng ganyan. Sabi ko dito, bakit magpasahir? Ay, pasensya na po. Wala na magawa si conductor. Hingin ang pasensya. Oh. Di talagang abala naman dun sa pasahero dahil hindi niya alam siguro or malabo yung paningin niya. Kaya siya humingi ng tulong. So, paalakan naman dun sa ating mga konduktor, di ba? Pagka nakikita ninyo o nagsabi na ano, na ibaba niyo ako sa ganito, eh, maging aware naman po tayo kasi nakakahiya naman. Hindi lang nakakahiya, nakakaawa naman dun sa pasahero, nababalik siya. At saka magbabayad siya pag bumalik, di ba? Lalo pag malayo pa yung nilagpas niya. Basta lang malalakad mo lang. Correct. Kung sabihin ng konduktor, ayun po, sakay na lang ka dyan. Eh, paano ko exactly yung pamasahin ng tao? Di ba? So, dapat intindihin. Sakay na lang kayo dyan, tapos yung sasakay niya, maliit din yung signage. Ang hirap yan, grabe. Yes, another problem. Pero yun nga, do, kapag may problema tayo sa vision, ano, yun yung paalala natin na pumunta na kayo sa inyong kilalang optometrist, nang sa ganun matcheck. Kasi hindi po po pwede yung ganyan, Dok, pag nagsa-travel ka, malabo yung magiging sanhi din yan, Dok, ng disgrasya. Ay, diba? Para naman po yan sa mga nagmamaneho. Yan, siyempre hindi mo makita maayos yung dinadaanan. Maring madisgrasya, maring hindi niya matansya yung layo. Di po ba? Kasi merong mga ganun, lalo na yung mga tao na magkaiba yung grado ng mata. Lalo na yung isang mata lang ang gumagana. Yan, nahihirapan sila magtansya ng tamang layo. Tapos, kung dalawang mata ang malabo, eh, mahirap niyang makita yung mga signages. Siyempre, may mga road signs tayo. Bawal sa ganito, bawal sa ganyan. Yung nakasulat, one way pala, pumasok ka, di ba? Mali pa lang daanan yun. Siyempre, abala po yun sa inyo. Mahuhuli pa kayo ng enforcer. Di po ba? Baka madisgrasya pa kayo, one way. Tapos, nagtataka ka, meron kang kasalubong. No? Eh, inaasahan nila, walang sasalubong doon. O, di ba? Mapagsisimulan pa po ito ng mga disgrasya. So, dapat talaga, kapag malabo yung mata, eh, kailangan solusyonan po yan. Kasi napakahirap. No, hindi lang delikado para sa nagmamaneho, kundi para din do po doon sa may pasahero. Kaya doon sa mga ano po natin sa LTO, di po ba? May mga vision screening. Nagtataka lang ako na merong mga pasyente kami na sobrang malabo po yung mata. No, sobrang malabo yung mata. Bakit nakalusot ito sa LTO? Di po ba? Hindi lang ito delikado para doon sa nagmamaneho kasi paano yung mga pasahero niya? Opo, pag nadisgrasya po yun, malaking problema. Di ba? Yun po. Tapos, ayun. Opo, maaari din siyang mawala. Mawala. Maligaw. Maliligaw siya. Kasi, pagpunta mo sa isang lugar, di ba, bababa ka na doon, di ba? Hindi mo ba sa yung street? Mayroong street o yung word na halos pareho ng hinahanap mo, yung pareho ng number ng letters, di ba? So, kala mo yun na. Tapos yung mga S minsan, di ba, nahihirapan ka. Akala mo letter F siya or letter E. Diba mo? Kapag okay, vision mo. So, kala mo yun na yun. Mayroon diba? Pa. Paano sa expressway? At mas na-imagine mo sa expressway, di ba halos para-paras ang itsura doon? Babasahin mo yung ganun sa may sign kung saan kaliliko. Paano pag hindi mo mabasa yun, di po ba? Hindi naligaw mo. Tama. Malaking tulong yung ano po, yung navigation maps natin.
No po? Correct. Kasi ay, may pa doon, diba? Meron kang navigation map. Eh, wala kang salamin. Hindi ako makikita kasi malayo masyado yun. Diba? Doon sa, ano, doon sa harapan mo. So, pagka hindi mo suot yung salamin mo or talagang malabo na yung mata mo, hindi mo alam, meron ganun kasi doon, hindi sila aware na lumalabo na yung paningin nila. So, umaalis lang sila na ganun, o sabihin natin na nag-rely pa rin sila doon sa mga nakasanayan nila, mag-navigate siya. So, hindi niya alam na lumalabo na yung mata niya. Sabi niya, okay na to. Diba? Yung mga ganun, nakikita niya, gaya pa rin ng dati, akala niya, okay lang. Yung pala yung tingin niya. Iba na pala yung tingin niya doon sa mga words, yan, sa mga roads. Napaka-importante po na siya. Mabuti na lang. Merong audio na yung navigation maps, diba? Sabi niya, hindi ko kasi ganito. Oh, after 5 meters, you turn right, diba? Malaking tulong talaga okay. Yun eh. Kaso lang ang problema, yung navigation maps, minsan nililigaw ka eh. Reklamo ng mga naman nasa Grab, opo. Oo, Dok. Nung minsan nag-ano kami dyan, nag-check kami. Meron, titingnan nila kung anong app yung pwede. Kasi, ako, nag-rely talaga lang ako sa Google kasi updated siya. Pero, nagulat lang kami. Kasi, meron kami pinasukan noon na akala mo, okay eh, sasabihin niya, turn ganito, turn ganyan. Pagpasok mo, close road. Pero hindi siya actually close, kaya nababasa siya ni Google kasi may mga gumagalaw dahil nakakapasok yung motor. Diba? Kasi pag nakapasok yung motor, ibig sabihin, pwedeng pumasok doon. So, sa Google, magpapapasokin ka. Yun pala, yung mga cars, hindi pwedeng pumasok kasi may ginagawa dahil maliit yung lugar. So, dapat i-check din nila. Ayun, ikot ka rin. Napakalayo. O, so, diba? Hirap. I-check din. So, okay yung vision ninyo. Tapos, yun pala yung papasukan nyo mali. So, ingat din. Dagdag lang yun. Dagdag kaalaman yun. Siyempre, yung iba, natatakot na sila mag-travel dahil nga sa mga ganitong karanasan, di ba? They feel anxious, no po? Correct. Na-stress din sila mag-travel kasi ano ba naman yan? Magta-travel na naman ako. Siyempre, yung struggles ng traveling, di ba? Naranasan niya, ayaw niya na ulit maranasan. Eh, mas maganda pa, meron siyang taga-maneho eh. Or meron siyang kasama, no po? Yung sa pagtawid ng kalsada, ito, mahirap din to. Kapag malabo yung paningin, paano ka tatawid ng kalsada? Baka mamaya masagasaan ka. Di po ba? Eh, dito pa man din sa bansa natin, tatawid ka sa may pedestrian lane. Di po ba? Tapos yung mga sasakyan, hindi naman humihinto. Parang sila pang bida. No? Di katulad sa ibang bansa, kapag pedestrian, talagang hihinto at hihinto sila. Di sa atin, hindi ka makaasa eh. May mga nadidisgrasya na babangga sa pedestrian eh. Di ba? Nakakaya talaga. Hindi ko lang malaman, Doc, bakit lagi silang nagmamadali, nakikipagunahan, di ba? At na meron ka ng sasakyan, madali ka nang makakarating sa paruroonan mo, di ba? Hindi mo kailangan makipagunahan, hindi ka gaya ng mga empleyado na nakikis na sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan na nagmamadali talaga sila kasi punuan, di ba? So, sila yung nagmamadali. Pero ikaw, komportable ka sa sasakyan mo, mo kailangan magmadali. Di ba? Kasi dati nung una rin ako nagda-drive, ang bilis-bilis, kapaks ang bilis ko. Mas napansin ko na, bakit ba ako nakikipag-unahan? Wala namang dahilan para makipag-unahan ako, di ba? Kasi komportable ka na sa sasakyan mo. So dapat, bigay natin ng daan lagi yung pedestrian, yung mga tatawid, di ba? Lalo-lalo na pagka mga senior. Di ba? Sila yung bibigyan natin ng pagkakataon. Tsaka yung tingin mo meron bakit kaya siya mabagal lumakas. Magbigay tayo ng pagkakataon sa kanila kasi nga yun baka meron silang poor vision, hindi lang nila maiwasan mag-travel mag-isa. Pero yung advisable, dapat talaga na advisable pala na meron kang kasama. Nagda-drive ka man o ikaw man ay nagtumatawid, kasi kailangan merong nag-a-assist sa'yo. Kalsada po yan kasi, Doc, di ba? Anything can happen kapag tayo nasa kalsada. Nakikita mo, isang kailang ng driver, isang pagkalipat niya, di ba, ng kanyang manibela, isang mali lang doon, ayun na, tatamaan na, magkakaproblema. So, talagang super ingat po pag nasa kalsada, especially kung kayo ay merong poor vision. Mas maganda po pag na kayong mag-attempt. Di ba, Doc? Pag na mag-attempt na mag-travel, kailangan meron kayong kasama. So, sabi nga ninyo kanina, pag-drive ka, di ba, yung problema dyan. Pero mas maganda kung meron kang kasama dahil siya yung mag-navigate para sa'yo. Hindi ka po tingin doon sa di ba, navigation device mo. Asa na ba ako? Di ba? Mas mahirap. Kasi, yun nga,
kahit 'di ba yung mga cellphone nga na nakalagay doon sa maling lugar, yung makaka-distract sa driver, sinumpunan na po ng mga enforcer yan, paalala sa atin. Huwag kayong naglalagay basta-basta din sa harapan, ipupunahin yan at magmulta pa kayo. Diba? Tama po. Kaya meron ng mga navigation devices na ito nakalagay mismo doon sa lugar na eksakto doon sa paningin mo. At mas maganda nga, sabi ninyo, meron na siyang audio, yun ang gamitin natin. Diba? Opo. Nakatulong sa atin. So, yun po yung mga paalala natin sa mga nagsa-travel. Meron pa ba doon? Dapat nilang maintindihan. Yung mga naglalakad. Yung mga naglalakad. Okay. Kapag malabo ang paningin, siyempre nadadapa, natatalisod. Hindi po ba? Oo. Oh. Tapos, minsan, pag nadapa ka, sabihan ka pa ng nasama. Ay, nga, ganun. Di ba? Grabe. Kore. Oo. Kaya yun nga, dok, pag nasa, ano ka, nasa kalsada ka, lagi mong hanapin yung sidewalk. Opo. Diba? No? Yung siyempre, yung kalsada natin, minsan talaga merong mga palalim na hindi natin makita. Ano po? Tama diba? Po. So, sobrang delikado para sa mga malabo ang paningin. Pang matalisod sila, madapa sila, ganyan. Lalo na kung may bit-bit silang mahalagang gamit, di ba? Baka mapinsala pa yung bit-bit nila. So, importante talaga na nakikita nila ng malinaw. Meron kasi may mga tao na may parte ng paningin nila ang hindi gumagana. Halimbawa, sa may bandang baba, blind yung sa may baba, no? Yung sa may taas sila nakakita. Sila yung mas prone dun sa pagkadulas or pagkatalisod. Yan. Tapos, minsan naman yung steps ng hagdan. Di po ba? Mm. Hindi nila matansya yung layo ng steps ng hagdan. So, kapag... May tayong babanggitin tungkol dyan, pero magbe-break muna po tayo. Ano? Iwan natin sila dun sa pagpanik na hagdan. Magbabalik po sa Health Watch, mga kaibigan. Makalipas lang po ang siyempre ating station break. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. With branches at Antipolo, Cubao, and Dasmariñas, Cavite. Ang paglalakad ay isang simpleng uri ng exercise. Pwedeng gawin patungo man sa trabaho, school, palengke, pag-akyat o pagbaba sa hagdan. Alam nyo ba na ang 15 to 30 minutes ng brisk walking o mabilis na paglakad araw-araw ay may malaking positibong epekto sa ating overall health? Ang mga benepisyo sa paglalakad ay ang mga sumusunod. Una, pang-iwas sa sakit sa puso. Pangalawa, malaking tulong sa digestion. Pangatlo, pinapatibay ang ating baga. Pang-apat, pinatitibay ang ating bones and joints. Panlima, panluna sa back pain. Pang-anim, hinuhubog ang mga kalamnan. At pang-pito, pinapakalma ang isipan. At ngayong alam nyo na ang benepisyong dulot ng paglalakad, ano pang iniintay nyo? Simulan na nating maglakad. Nakatitipid ka na, mabuti pa sa kalusugan. Isang pangkalusugang paalaala ng Radyo Agila. Kayo'y nakikinig sa Health Watch. We're back sa Health Watch, mga kaibigan. Kasama ni friend si Margie at siyempre ating pungkutihing doktor, si Doc Alan Lusong, ang ating pong optometrist na pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa ating mata. Siyempre, yung ating vision sa lahat ng pagkakataon dapat clear. Kung nanlalabo, bigyan ng solusyon. Diba? Lahat ni solusyon na ngayon. So, huwag mag-atubili na hanapin ng solusyon. Siyempre, pagkamata, ang mga vision natin, siyempre, ang ating pong mga optometrist na gaya ni Doc. So, naiwan natin sila kanina, Doc, dun sa topic natin. Ito pa rin yung topic natin, di ba? Struggle, everyday struggle natin sa ating daily activities kapag mayroon tayong poor vision.
So, naiwan natin sila dun sa pag-akit ng hagdan. Diba? Meron mga sa building, may mga hagdan na pagka yung elevator, medyo puno, eh, second floor ka lang naman, maghahagdan ka na. So, yun. Ito pag looking, nakagulo yun, diba? Sabihin na nahihirapan tayo kung tayo ay mayroong provision. Kapag tayo pa. Diba? Minsan yung hagdan, eh, ewan ko, parang may transparent pa na hagdanan eh. Mga ganun eh. No, sobrang hirap noon, di po ba? Tapos yung mga hagdan na yung tagusan yung tingin mo, yan, sobrang mahirap para doon sa iba. Nakakalula, no? Baka mamaya, makadisgrasya pa. E paano naman yung mga hagdan na walang hawakan? Di ba? Alam mo ba, Duk? Nung ako'y pumapalag dyan sa may ano, di ba, papa, yung mga, dito kasi sa Metro sa QC, yung mga flyover dyan ba? Flyover. Ang tamang mo doon sa mga stairs overpass na. Oo, yung hindi siya sementado, yung mga uling nilagay na ay wala talaga yung likod niya, walang takip. Yun yung sinasabi niyo. Napakahirap kung ganun kumalik ako talaga, lulang-lula talaga ako doon. Kahit na umikot ka lang ako sa kahit na malayo-layo o dadaan ka sa mall para lang makarating doon sa iba, sa kabila. No, tatawid ka na lang. Kahit malayo yung tatawid na lang ako kesa doon sa ang taas-taas, ang tare-tare, tapos walang, ano, eh, ako, yung vision ko, eh, maayos, tapos ganun. Diba? Masarap doon sa mga poor vision, nakakailang talaga yung pumayos na ganun. Meron kang butas na makikita. Opo, diba? Lalo na doon sa mga sa mga hagdan na yung kulay niya, iisa lang. Diba? Yes. Ang ginagawa po kasi dapat dyan, yung dulo ng hagdan, iba yung kulay. Para makita nung tao yung difference nung haapakan nila tsaka doon sa pagbabagsakan nila. Kasi kapag iisa yung kulay niyan, hindi makita. Kasi ani poor yung contrast. Opo. So, yung iba naman nasusunod yan, nilalagyan nila yung dulo ng black para makikita na ay doon na pala yung hanggana nung steps. Yan. Meron ako nakita kasi na building na iisa yung kulay nung hagdanan. Sabi ko, nako, napakahirap nito para sa mga merong poor contrast sensitivity. So, ano po yan? Sana sa mga engineer po natin, wala na sa mga public na lugar na may hagdanan, lagyan ng marka na para ma-identify nila, yun na yung dulo ng apakan sa hagdanan. Apo. Ayan. Tama so, po yung panawagan natin, Doc. At yun nga, sabi nyo, nagtatravel, di ba? Minsan, ano ka pa eh, yung mababangga ka. Ay, opo. Mga nabubunggo sa mga kasalubong. Lalo pag nagmamadali. Tataka sila, ba't nabubunggo itong tao na to? Bakit kaya? Di ba may mga ganun? Naglalakad sa kasalubong, nakikita mo, at tubili siya niya, alam kung kakanan siya, kakaliwa, tapos eventually mabubunggo siya. Mm-hmm. Kasi may mga tao na merong blind part sa kanilang vision. May mga tao na yung kaliwa nila hindi nakakita ng maayos. Kaya sa kaliwa sila babangga lagi. Meron naman nasa kanan, meron nasa baba, ganyan. So, ito yung mga madalas na nagiging dahilan para sila ay mabangga o matalisod kasi hindi nila nakikita. Apo, meron talagang ganun. Blind yung area. No? So, paano naman, halimbawa, Marge, kapag nakarating na sila sa kanilang trabaho? Yeah. No, diba? Pag nasa trabaho na. So, kapag malabo yung paningin, ito, common na common ito sa mga edad 40 years old at pataas, yung nahihirapan ng magbasa. Malapit. Oo, di ba? Paano kapag meron kang mga papel na kailangan basahin, hindi mo ma-zoom. Buti pa kapag phone, nasa-zoom mo. Di po ba? Yung mga documents, hindi mo mabasa. Tapos, pipirma ka na lang. Ganyan, di ba? Hindi mo naman nabasa yung nakasulat doon. O kaya, meron kang tinatrabaho sa computer. dahil sa nahihirapan kang makita. Excuse me. Yan. Dahil sa nahihirapan kang makita, yung nakasulat doon sa computer, eh, magkukopya ka pa man din. Di po ba? Tama. Sobrang mahirap yun sa mga nagtatrabaho. Kung Ate Marge, na-experience mo yan, di ba? Halimbawa, merong sa prompter, teleprompter. O, tapos hindi mo mabasa. Ano kaya yun? Oo. Tama, lalo na pagkamalayo, di ba? Tapos ang lilitan. Ano kung mabasa? Yun nga po. Puro adlib ang nangyari. Correct. Habang hinihintay mo na lumaki yung nakikita sa harapan mo, di ba? Sa adik ka lang sa adik. So, yung iba, siyempre, ang ginagawa, nagpapatulong dun sa mga katrabaho. Pero siyempre, hindi naman pwedeng lagi nilang iasa mo yung tulong sa katrabaho, di ba?
Oh, edi nadadagdagan yung trabaho ngayon ng katrabaho mo kasi hingi ka ng hingi ng tulong. Though may mga katrabaho tayong mababait naman po talaga. Pero syempre nakakahiya naman yun kung lagi-lagi na lang meron ka kailangan basahin tapos tatawagin mo sila. Eh madalas naman may binabasa, 'di ba? Minsan napakaliliit po ng letra. 'Di ba? Napakaliliit talaga ng letra eh. Tapos naiwanan mo yung salamin mo. Oh. Oo. Napakatinding struggle po talaga nun sa trabaho. Na-experience mo ba yun, Ate Marge? Ay, totoo yan. Totoo yan, Dok. Diba? Lalo na pagka ikaw nagkakaedad talaga, no? Hindi mo naman makaiwasan yan. Ano? Tapos naiwanan mo yung salamin mo. Diba? So, nirap ka, lo. Anong gagawin mo ngayon? Yun nga. Mauubos yung 8 hour mo dun sa work, diba? At ang nangyari, ayun, sakit sa ulo pag yung sa bahay, stress na stress. Opo. So, yan. Kasama yan talaga sa struggle. Ang laki-laking struggle niyan. Marami akong nakikitang ganyan. Observahan ko mismo personally. Na pagdating doon sa trabaho, teka, yung salamin ko nasa na. Nasa yung salamin ko. Tapos, eh, wala na, hindi na sila makapagtrabaho. Diba? Na naapektuhan yung productivity at work. E paano kapag napapadalas, tapos nabalitaan ng supervisor, ganun yung nangyayari. Di po ba? Eh, siyempre maapektuhan yung performance rating. O, makakaapekto sa trabaho mo. Ang performance mo bagsak. So, maaaring matanggap ka. Or sabihin natin, ma-reprimand ka, di ba? Hindi ka malinya dun sa ipopromote kasi ang pangit ng performance mo, hindi niya alam, ang pangit pala yung vision mo. Diba? Opo, yung vision. Kasi lagi nakakalimutan yung salamin. Yung paghanap lang ng salamin, mahirap eh. Diba? Tama yung look, di ba? Sa mga pelikula, nakikita natin, maging sa mga kaibigan natin, ine-emphasize nila dun yung napakahirap isang tao na mawala yung kanyang salamin. Nakakambal talaga yun. Di ba? Wala siya makita. Kapag may nangyari, yung disgrasya, sabihin natin maliit na disgrasya, lumalaki. Di ba? Lumalala dahil sa hindi niya nakita yung kanyang salamin. Opo, tama po. So, yun. Kailangan so, halimbawa, napapagalitan dun sa trabaho, syempre, nandiyan naman yung pakiramdam niya na discouraged, di ba? Na-discouraged siya, na-frustrate siya sa trabaho niya. Kasi dahil nga dun sa nagsimula, sa hindi niya makita yung ginagawa niya, napapagalitan siya, so bumababa ngayon yung kanyang self-esteem. Diba? So malaki talagang epekto dun sa mga taong nagtatrabaho. E paano naman sa school? Di ba? Sa mga nag-aaral. Right. Kapag malabo yung paningin ng bata, madalas kasi lilipat doon sa upuan sa may harap, no? Paano kapag alphabetical, 'di ba? Tapos hindi naman alam ng teacher na malabo yung mata. Oh, magiging mababa yung grades doon sa school kasi hindi makita yung nilelecture. Magtataka na lang yung magulang, bakit ganun ang nangyari? Minsan yung magulang hindi rin naman alam. Oh, pagagalitan pa yung bata, ganyan kasi mababa yung grades. Yung pala Namana yung pagkalabo ng mata. Diba? Kasi madalas yan, sasabihin, kaka-cellphone mo yan, ganon. Eh, yung magulang, malabo din mata. Sabi ko, bago natin pagalitan yung bata, syempre, check muna natin, baka nasa history. Diba? So, tulad ng topic natin nakaraan. Ano po? So, sabi ko, yung preparation na dapat gawin, di po ba, ng mga magulang, bago pumasok sa school yung bata. Kaya sobrang importante. Makaka-apekto kasi sa performance ng bata sa school. Di po ba? Tapos, ayun nga. Paano kapag hindi makalapit dun sa may front? Kailangan pa ng letter. Binibigyan naman po namin ng letter yung mga nagre-request na magulang na mapaupo yung mga bata dun po sa front. Pero syempre, minsan hindi pa sapat. Kailangan talaga magsalamin. Yun. Ayun yung mga struggles ng bata. Eh, paano pa Ate Marge? Siyempre, nabanggit nyo nga yun, di ba? Kailangan pa ng letter. Kasi, yun nga, tingin natin, dapat hindi na natin gagawin yung alphabetical order, di ba? Kasi mas mahihirapan yung mga bata kung meron silang problema. O bago nila gawin yun, magtanong muna sa mga magulang, di ba? Before the start of the class, yung mga bata, na tatanungin yung magulang, meron po ba sa inyong mga anak yung malabo ang mata? Diba? Kasi ang purpose ng teacher, kaya alphabetical order, para mas maalam nila, diba? Matandaan madali nila. Yung pangalan ng mga bata, ganyan, mas madali nilang ma-record kung in order siya alphabetically, no, chronological. Pero kung hindi, yun nga po, dapat ilagay sa unahan at hindi
hindi, minsan nakakalimutan din ng teacher yun, di ba? Alam mo, Ate Marsh, ang problema dyan. Kasi, sobrang nakakalimutan or wala, yung iba wala talaga, na visual screening sa bata, lalo sa enrollment. Ang meron lang kadalasan na dun sa school is yung nurse, di ba? Minsan nga, walang doktor nurse lang, tapos dentist na on-call. Dapat talaga i-promote nila yung pagkakaroon ng mga optometrist dun sa school, lalo na kapag enrollment. Opo, kailangan nila mag-hire ng mga optometrist para, pwede naman isama sa miscellaneous yun para matiyak na yung vision ng mga bata ay prepared para dun sa school na gagawing pag-aaral. Kasi napakahirap, yung vision natin, ito ay sobrang importante kasi ito yung main organ natin para sa pag-aaral, sa learning. Tapos hindi natin nabibigyan ng pansin. Kaya ang nangyayari, nagiging sagabal po, nagiging hadlang yung blurring of vision ng bata para dun sa kanyang pagkatuto. Diba? Kung mayroong vision screening yan sa enrollment, di matitiyak natin, alam natin kung sino yung malabo ang mata, alam kung sino yung ilalagay sa front, masasabihan yung parents, ay malabo yung mata, kailangan magsalamin. Di po ba? So, yun yung mga nangyari. Opo. Yes, so, kailangan ng teacher kung saan siya ilalagay, di ba? So, kung ano, dapat nga magkaroon yan na yung optometrist isama na. Kasi sa pag-clinic lang, hindi Kung sabihin natin sa clinic meron, yun nga, magkaroon ng screening. Opo, visual screening, opo. Nang bata ay ma-check no, kung kailangan siyang ilagay sa unahan o pwede siya sa dulo, di ba? Para mas maayos po yung learning process ng mga bata. Sinapekto sa malabo ang kanilang paningin. Dok, magpapakilala muna tayo ulit ng ating hintila. No, break muna po ang Health Watch. Huwag po kayo nga alis. Magbabalik po kami. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Mahigit sa 700 milyon na ang may edad 65 pataas sa buong mundo at madodoble pa ang bilang sa 2050. Japan ang may pinakamataas na bilang ng aging population, sumusunod ang Italy, Finland, Portugal at Greece. At dahil nagmamalasakit ang Radyo Agila sa kapakanan ng ating mga nakatatanda, narito ang aming paalala kung paano maging malusog at aktibo ang utak. Pag-inom ng tubig ng 6-8 baso kada araw para ma-improve ang memorya at konsentrasyon. Pagkakaroon ng healthy diet, mas maraming gulay, prutas at isda, mas mabuti, hindi lamang sa katawan, maging sa kaisipan. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog at exercise ay makatutulong din. Ayon na rin sa mga eksperto, ang pagsagot sa crossword puzzle ay nakapagpapababa ng panganib sa Alzheimer's disease. Importanteng habang nagkakaedad ay maging aktibo at malusog ang ating utak. Kayo'y nakikinig sa Health Watch. Balik po tayo sa Health Watch, mga kaibigan, kasama na si Margie at si Doc Allen po, ang ating authority sa health for today, no? Sa ating mga late tuners. And good morning sa inyong lahat, sa kaka-tune in lang sa atin, siyempre sa nakikinig sa DDEC at nanonood sa Facebook page at YouTube channel ng Radyo Agila. Magandang araw po sa inyong lahat. Pati muna natin si Julie Mamaradlo. Yan. Good morning po sa inyo. Morning po. Mabini at si Nenet Espanto Manigas at si Ate Precious. Ayan, Precious si Drama Duso. Yes. Good morning sa iyo, Ate Precious. Apo. Napaka-precious talaga sa buhay. Apo, precious yan. Correct. Doc, pinag-usapan natin yung sa school. Meron ba kayo dadagdag sa school bago tayo pumunta dun sa isa pang bahagi ng daily activities natin? Ayan, syempre sa school, sa mga magbabarkada sa school, no? Yung mga madadaya dyan, mga nagkokopyahan. Kapag malabo mata, mali-left out ka, di ka makakopya. Ayun po. So, doon na tayo sa ano, sa sports. Okay, sa sports. Kapag malabo ang mata ng tao, or maaring mahirapan siya doon sa tracking. Tracking, ibig sabihin, yung pagsunod, halimbawa, bola, di ba? Hindi mo masundan kung saan pupunta. Di ba? Kung magbabasketball ka, pinasa sa'yo, hindi mo nasalo. Ganon. So, mahirap po yon.
para naman dun sa mga naglalaro ng mga soccer, mga ganyan, syempre kailangan nasusundan mo yung bola. Ano? Hindi mo siya masusundan kapag malabo yung mata, mahihirapan ka. So, yung iba, napufrustrate tuloy sila sa sports. Lalo na physical sports. Ganun, mayroong bola. No? Yung iba naman po, nahihirapan sa pag-judge ng distance. Karaniwan po itong problema ng mga tao na hindi pantay yung grado o kaya isang mata lang yung gumagana. Kasi ano, wala silang depth perception. Hindi lang matansya ng maayos yung distansya. So halimbawa, mag-shoot ka ng bola. Ano po, kung hindi mo matansya, hindi mo alam kung malayo yung ring or malapit na. Kaya hindi nagiging okay sa kanila yung mga ganong klase ng sports na kailangan mag-judge ng distance. Yan. Tapos, syempre, yung increased risk of injury. Madaling ma-aksidente yung mga tao sa sports kapag malabo yung paningin. Lalo na kung physical sports. No? Kasi hindi nakikita kung saan sila pupunta. Ganon, hindi sila masyado makagalaw ng mabilis. Minsan nakakabanggaan lang yung mga teammates nila. Lalo na yung mga tumatakbo-takbo. Ganon, sobrang physical na sports. Yan, maaring hindi maging okay sa kanila itong sports na to. Meron naman po tayong mga solusyon dyan. No? Pwedeng goggles, pwedeng contact lens. Pero ang mas gusto ko dyan, contact lens, pagdating sa physical sports. Para walang sagabal. Ano po? Kung saan ka man tumingin, lahat ng gaze mo malinaw. So, para sa physical sports, yung mga malabong paningin, I really do advise na mag-contact lens po kayo. Kaya huwag kayong mag-alala sa contact lens, hindi naman yun papasok dun sa loob ng mata ninyo. No? Kasi meron dyang harang. Okay? Basta tamang pag-iingat lang. Opo, tamang pag-iingat. Ang sunod ay dealing with the self. Ano po? Yes. Meron bang pagkakataon, Doc, na yung contact lens ay due to trauma, siguro nasuntok or natamaan ng isang bagay, ay naging problema sa mata ng isang tao, isang pasyente? Actually, Ate Maj, kapag nagkusot ka ng mata, okay, pag nagkusot ka ng mata, ang tatamaan ng mata mo yung contact lens kasi nakaproteksyon dun sa may cornea mo. So, it's a good protection. Hindi naman yan kasi papasok dun sa loob. Kasi nga, merong harang. Tinatawag na conjunctiva, no? Kaya yung iniisip ng iba na papasok dun sa loob, hindi po yun mangyayari. Lalabas at lalabas din po yan talaga. No? Minsan kasi umaangat, nakikita naman natin. Eh. Yun nga, totoo yun. Nawawala, di ba? Nawawala sa lugar. Yung ano, yung contact lens. So, limbawa, tamaan ng isang bagay na mabigat, no, masinga, napansin ka, hindi maaari bang tumalsik, gano'n? Kasi since hindi siya makakapasok dun sa toe dahil may barrier, maaari bang mawala? Meron din pong nangyayari na gano'n, na di-dislodge yung kanilang contact lens, no? Pero sobrang rare kasi nakasuction yun siya dun sa may cornea natin, eh. So, madalas na tumatalsik yung hard contact lens, gano'n. Pero yung soft, hindi naman. Pero bihira lang naman, sobrang bihira. So yung suggestion kanina na meron kayong sports na sabihin natin gusto niyo gawin ay pwede ang contact Apo. Lens. Apo. Parang yung mga nagdaang dekada, Dok, sino ba yun? Parang meron ako nakikitang basketball player na may nakalagay, sabi niyo nga kanina, goggles. Apo. Apo, parang meron nun, di ba? Apo, meron ko. Nag-basketball yata yun. Tapos, meron siya noon. So, para lang masiguro, masatisfy niya yung sarili niya na kasi gusto niya yung sport. Opo. Diba? Good naman yung goggles po para dun sa mga physical na contact kasi hindi tatamaan yung mata. Kaso nga lang, pag nakagoggles po kayo, syempre, limited yung field of vision. Iba pa rin talaga yung malawak yung area na nakikita. Pagdating sa field of vision, ang best po dun ay contact lens. Pero pagdating dun sa may protection physically na pupunta sa mata, goggles po ang maganda. Yan. So paano naman yung mga yung mga nagsuswimming, malabo ang mata, magko-contact lens po kayo tapos saka kayo mag-goggles. Ganun. Okay. Opo, meron din naman goggles na nalalagyan ng grado. Pero hindi kasi advisable talaga na ipang-swim yung contact lens kasi yung contaminants na nandun sa tubig baka mapunta sa contact lens. So delikado po 'yun. So minsan may gumagamit ng ganun contact lens na naka-goggles sila pero single use lang. Yan, opo. Meron naman tayong mga single use po, mga dailies. Yun yung mga advice sa mga sobrang malabo ang mata na gusto lumangoy, swimmers. Yan, okay? So, dito tayo sa dealing with self. Okay, yung mga taong malabo po ang paningin,
And nako-conscious sila sa kanilang appearance tulad ng nabanggit natin kanina kasi hindi sila makapag-ayos ng kanilang mga sarili. Mababa yung kanilang self-esteem, madali silang ma-depress. No? Kasi syempre, yung nakikita ng iba, hindi niya nakikita. Kaya mahirap po yun para sa kanya. Tapos ang ginagawa niya, umiiwas na lang. Ayan, umiiwas siya, hindi siya nakikihalubilo. Ganon. So, ito yung mga struggles. Ayan. Yeah. Okay. So, sana po may natutunan sa lecture natin yung ating mga viewers. Ano po? Para hindi nyo maranasan yung mga ganitong struggles, I really do advise na kumonsulta po kayo sa inyong pinagkakatiwalaang healthcare, eye care professional para sa inyong mga paningin. Kapag malabo po yan, sa optometrist po kayo magpunta. Kasi kung merong ibang kailangan dyan, i-refer naman po namin kayo sa ophthalmologist. So, ganun po. Mm-hmm. Tama po yan. Kasi the moment na makaramdam na sila or makaranas na sila ng panlalabo ng paningin, eh maging aware na sila. Kasi baka yun nagsisimula dahil dati, dok, malinaw yung paningin nila, di ba? So, hindi nila na-expect na magkakaroon ng problema sa kanilang daily activities. Pero once na yun nga, merong naging issue sa kanilang paggawa, no? Eh, hindi nila alam, lumalabo na pala yung kanilang paningin, eh dapat na ipacheck. Naman po yun ang ginagawa at naapektuhan, so i-check natin. Ano, baka mamaya nga po, eh may problema na tayo sa atin. Yung last, parting words natin, Doc, and ating mga listeners. Okay. Para po sa ating mga viewers, syempre huwag nyo kalimutan lagi na mag-tune in dito sa ating programa. Makikita nyo ako rito every first Sunday po ng buwan. No? Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat na nagsubaybay sa bumubuo na ating programa. Ate Marge, Ate Belle, salamat sa aking buong pamilya, kay Mrs. Precious Lusong, kay Baby Amir. Malapit ng birthday niya sa September 8. Happy birthday, AA. Yan, Alexis Amir. Opo. So, sa mga kaibigan ko, salamat sa panonood. Tapos, ipopost ko po ito sa aking Facebook page para makita nyo po ulit. Yes. Ayan, Doc. Ano yung Facebook page niyo? Promote natin. Okay. Lusong Optical po. I-type nyo lang po doon. Ako po yung sumasagot po sa lahat ng tanong. Okay? Lalo yung mga duling, banlag, may problema sa color vision. Matutulungan ko po kayo. Ayan. So, lahat po yan. May solusyon na ngayon. Problema sa ating mata. Huwag po kayong magatubiling pumunta sa inyong mga optometrist, yun ang pinakamalapit na optometrist para masolusyonan ang inyong mga vision problems. Siyempre, nagpapasalamat kami sa inyo, Doc, dahil hindi po kayo tumitigil sa pagsuporta sa ating palatuntunan sa pamamagitan ng paghahatid ng impormasyon sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi siyempre sa naabot ng ating pong pagsasahing papawid. Thank you very much po. At sana laging maayos sa kayo at ang inyong pamilya. At thank you for being here today. At syempre sa... Sumayin niyo ang programang HealthWatch. Muling subaybayan ang programang inyong katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan.